Ang susunod na momshie seri ay tungkol sa isang momshie na OFW na ko na minamaltrato ng kanyang biyanan ang kanyang anak na naiwan dito sa Pilipinas. Correct! Biyanan ha, so ibig sabihin kadugo. True. Nako, let's watch this. Tagal naman sumagot! Ayun, makapin. Hello, Nay. Kamusta po? Ba't po kinapatawag? Hoy, Tessie! Kailan ko ba magpapadala ulit ng pera para sa anak mo? Kapapadala ko lang po ng isang buwan na. Aba, ay akala mo naman pagkalaki-laki ng pinapadala mo. Eh, para sa anak mo lang, kulang pa yun ah. Eh, paano pa ako? Simula nang mamatay ang anak ko at mag-abroad ka, ako na ang nagpapalaki sa anak mo! Ako nagkaalaga! Sige po, mag-advance po ako. Papadala po ako dyan. Ay, Nay. Pwede pong makausap si Trisha? Stop! Hello, Mama! Hello, anak! Miss na kita. Ako rin po, Mama! Miss na po kita. Ako rin, anak. Miss na rin kita. Basta, palagi mong iisipin. Dito lang lagi si Mama. Kamusta pala pag-aaral mo? Ma! Hindi naman po ako ba... Hello? Sige na. Choppy na eh. Atay, basta ay huwag mong kalimutan yung pinag-usapan natin ha. Ayun lang, okay. Hello! Magsusumbo ka pa ha? Lola! Aray! Sige, subukan mo. Nung hindi ka makakain. Bilisan mo nang maglinis ng plato. Marami ka mapaplansyahin doon. Sige, bilisan mo. Nagkikilo ko sa'yo. Please! Go! Hello, Nay. Mama. Hello, anak. Bakit? Makulin mo na lang po ako. Ayoko na po dito kay Lola, Ma. Ha? May hindi na walang ako na elegan. Maigi ni Lola eh. Araw-araw akong abala sa gawain ba? Ay. Ma, hindi ko na ako nagagawa yung mga assignment ko, Ma. Tapos hindi pa po niya ako binibigyan ng baon ko, Ma. Minsan po, hindi na po ako nakakain. Ma, hindi na ako kayo nagpapadala ng pera kay Lola. Hindi totoo yan, Ana. Papadala ako ng pera buwan-buwan. Ma. Makunin mo na ako. Umuwi ka na lang po. Makailangan po kita. Sige na po, Ma. Please. Sige na, Ma. Ma, sige na po. Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin lahat ni Mama. Para magkasama na tayo. Konting tiis na lang. Ay, nako, malaking grabe, problem. Gigigil ako dito sa nang-aapi na to. Nakagigil yung nang-aapi na yun, ha? Pero kung ito yung anak ko,
Tapos inapi siya nun. Parang ano? Hindi ako maniwala na hindi pinapakain. Grabe saka, naman. Wala. Di, pinapalight lang natin yung moment. Pero sobrang mabigat nun. Hindi mo alam kung anong gagawin mo bilang mamshi. Ako, hindi ko alam. Yun, uuwi ako talaga. Kukunin ko talaga yung anak ko. Buka ka agad ng flight. Agad. Ikaw, mamshi Carl. Parang high blood to. Sana parang, pwede lang, kung pwede lang. Ito parang naiisip ko na. Oo, hindi, tama naman. Talagang wala namang matutuwa sa ganun. Kukunin ko din yung anak ko, diba? Pero, eto sa sitwasyon kasi ni Ma'am si Tessie, Doc Ali, may pagkakamali ba siya dito? Kasi bakit kailan iwan niya ang anak niya? Or wala naman siyang, hindi niya naman to inakala dahil biyanan naman. Supposedly kadugo, so dapat mahal mo. Kung nagkamali siya sa desisyon o hindi, hindi na siya importante. Importante kasi ang inisip niya, eto kadugo eh. Eto mother-in-law ko eh. Lola, ito mamahalin anak ko. Assume siya na mamahalin anak niya. Pero nagkataon hindi eh. Tandaan natin, minsan ang taong nagmamahal sa atin, hindi lang naman family members eh. There are good people who can love us maski hindi nila exactly tayo kadugo. So itong nangyari sa kanya, itong lola pa mismo nag-aabuso sa bata, napakasakit para sa kanya. So, I don't think isipin niya dapat magkamali. Because wala naman nanay gustong iwanan ang anak niya to the worst person eh. Nagkataon lang, hindi niya nakita na itong tao pala eh, masama. At saka tao, sabihan din ang mga anak natin na naiwan dito sa Pilipinas na mag-open, huwag matakot magsabi kung anong nararamdaman. Hindi lang sa bahay ha, kundi nangyayari sa school. Baka naman na bully-bully na rin yung anak niya. Hindi po. Actually, before the parent or yung magulang mag-abroad, dapat turuan, kausapin talaga, spend time kausapin anak. Kasi tandaan natin, hindi lang ganyan na nangyayari sa bata, may mga abuso din nangyayari. So parents should really teach their children. Bago sila umalis, kausapin na nila anak nila, sabihin na nila anong tama't maling touch, ano ang mga bagay na hindi dapat gawain sa kanila. At tandaan natin, always teach the children na you can always call someone. Kaya maganda sa mga magulang na mag-abroad o na OFW, huwag kayong magbigay ng isang, kung nga rin iniwan niyo kay Lola, mag-ibigay pa kayo ng tatlong tao na pwedeng tawagan o puntahan okay ng anak niyo para may choices sila saan sila pupunta. Ayun. Ayan. Ang galing. Ayan ako mga mamshi at pakatandaan niyo po yan. Correct.